Okay, tibuti kun tapi continue sa ang obra ang akon nga ano. Ang pasyente ko na sige, wala ko yung kabalo, ang Alzheimer na tawag nila, kay dementia. Sabi niya sa akin, no? Evelyn, we need to go outside to wait for my husband. Pagdating ng administrator naman si Tita Del, sabi niya, bakit kayo nandito sa labas? Sabi ko, Tita Del, Tita Del sabi niya daw, hintayin namin ang asawa, pick-upin kami ngayon. Sabi ni Tita Del, patay ng asawa niya, oh my God. Tapos on one day, how many days na ako nagtrabaho, ito nangyari, bakit? Nang may isang caregiver, kasi apat ang ila house, pumasok sa bahay. Tapos every time magwa ang mga pasyente, may doorbell gid talaga para alarm, ma-alarm gid kay para malalaman kung may may pumasok, may naglabas. That sign for ano, alert ang mga caregiver kung may tao pumasok. That's good, sabi ko sa isip ko. Ibang facility wala 'yon, depende sa management. Ang nangyari, may isang co-worker ko sa ibang bahay siya. Can you imagine, pumasok siya ng bahay, kin-off niya ang alarm namin, hindi namin na ano, namalayan, or after kumain kami ng ano ba 'yun, ng lunch namin. After that, hinanap namin ang lahat ng pasyente. Kasi every time mag-ano, nag-uupo lang sila diyan sa may ano, sa may dining. O sa ano, sa couch dyan na nanonood ng TV. King count namin ng pasyente, isang wala. Can you imagine, nandoon na siya sa hinahanap siya, pumunta ang mga ibang caregiver, mga kasama ko. Ang ending, sige, nandoon na sa target. Malapit kasi yung target doon sa amin. Tapos, lahat nagpanik na. Tapos, alam ng boss namin na white si Ron. Ang sabi ni Ron, we need to fire you because you do amaze, you know, argument and kawawa naman siya, no? Pero hindi siya nag-iisip. Hindi lahat na caregiver dito, lucky. Minsan, mahirap din. Minsan nag-atagal din, minsan hindi. Depende sa situation. Anong sabi nila ng mga caregiver dito? Grab mentality. Kung makita nila na parang naangat ka sa kanila or marunong ka, lahat kagawin nila, maalis ka lang. Marami dito, kakainis. Minsan umiiyak ako kasi tayong Pilipino nag-gossip, nag-backbite sa either sa caregiver o sa pamilya. Kung naisipan mo lang, hindi tama. Sana magtulungan tayo. United tayo. Pilipino tayo, we need to help each other. Hindi ako. Every time mag-interview ako, wherever I go, Chicago, Las Vegas, every time interview ko, I want to share my job to other people, to other colleagues, to other Filipino, you know. Tapos, ang nangyari, iba hindi. Iba nag, ang muna tawag nila nga, solo ng trabaho, no? I don't do that. Never in my life or never in my mind suotin kong trabaho ng fellow to Filipino. Pero iba marami dito magsuot ng trabaho mo. Tapos, ang nangyari, ang ibang caregiver walang trabaho, ako yung naawa. Sabi, every time mag-interview ko, sabi ko, ibigay mo sa kanila. Minsan, ang trabaho ko, nabigay ko pa sa kanila para makatulong. Like, example, mga bagong salta dito sa area namin. Tinutulungan ko, sabi ko, mag-request sila ng pagsabi nila, Ate Evelyn, can you give one day? Binibigay ko kasi naintindihan ko sila kasi dito 6 months na sila, vacation na sila. Never ako nagmaramot.
Kaso yung ibang kaibigan dito na hindi ko pa kasama, how many years na kami sa bahay, itong experience ko. Most sa mga kaibigan ko iba, gin-refer ko na magtrabaho, pero kukunin pa nilang lahat na araw. Meron akong kaibigan dito, nandoon na sa Pilipinas ngayon. Can you imagine ha? May pasyang, most man, andi sa mga, minsan may mga pasyente ko, under hospice, meaning, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung, pero mga doktor din na terminohan na nila na ito, 1 year lang ang life ng, ano, ng pasyente. Minsan, nagatagal depende sa caregiver kung how to manage the patient. Tapos, itong pasyente ko, kasi binibigyan na ng morphine ng family. Sabi ko sa isa kong kaibigan, hindi ako pwede makapasibigay ko to sa iyo. Binigay ko sa kanya, sabi ko, kung mamatay ang pasyente ko, kasi sabi ng doktor, maybe today or tomorrow, ibigay mo sa akin ang 2 araw kasi wala na akong trabaho. Hindi nangyari yun. Hindi ya binigay. Pinagalitan pa ako. Ako nag-refer sa kanya. Pinagalitan. Can you imagine? Pinagalitan, sabi niya sa akin. Ilunggo pa naman. Sabi ko, oh my God. Isang ano lang tayo. Isang ano. Yun mga experience ko sa mga ibang Pilipino dito. Sabi niya sa akin, maghintay kay Bilin kung mag-ano, kung tatagan ako dito. Kaya ibigay ko siya, can you imagine? Sabi, before I deal with her, I told her, when my client died, maybe today or tomorrow, reserve mo yan, that's my slot ko na yan, 2 araw. So, yun ang 5, okay lang sa akin, kasi marunong maghanap ng trabaho kung saan, no? Tapos, hindi binigay. Tapos ang nag-refer sa akin, nakibigan ko din. Sabi niya, di tama ang ginawa niya. Tinawagan siya, dasun, kinausap ang pasyente. Yun, tingnan mo ano nangyari. Wala siyang trabaho. Kasi gin-transfer ng pamilya sa assisted living. Noon sa bahay niya. Depende kasi dito sa wherever you go in man nga country, depende kung saan minsan get change sa may kagaya dito sa bahay. 7 years ko din nagtrabaho noon ang pasyente dito sa bahay. After 1 year, nag-decide ang isa sa mga bata na i-transfer sa assisted living, and after 2 years, namatay yung tatay nila sa assisted living, saka nanay. Ang nanay nila, buhay pa. After 1 week, ang nanay naman, parang lumala na. After 1 week, nasa hospital sa nag-UTI. After that, hindi siya ka-remember. Kali, ang result ng kosang ano niya, hindi siya ka-remember. Severe na gali ang iya, Alzheimer, kay dementia. Tapos, din-transfer, sabi naman ng anak niya, I need to transfer my mom here and back to house. Gimbalik nila dito. Yun, nakagulo-gulo naman kasi doon ako sa malaking kwarto. Tin-transfer naman. Dito na ako sa... Ngayon, ang kwarto ko to. Office lang to. Ano na nila para makita. Mabuti na yun. Ako hindi naman ako namimili. As long may convenient. Ako makatulog. Ako hindi ako class na tao. Simpleng buhay na ako. Importante sa akin, masaya ako. Importante sa akin, makabigay ako sa mga pamilya ko. Kahit konting tulong sa kanila doon. Kasi simple naman, nandito ka. Parang isip ko, bless ako kayo nandito ko. May mission ako sa aking mga pamilya. Tapos, nangyari, baka dami na, it's 9, cannot go through. Thank you for watching for my channel. Thank you very much. Next time, maybe to continue my story about my life prayer. Thank you very much. God bless everybody. Stay safe, okay? I love you all.